maaga pa lang, handa na ang magkaibigang sina Jeffrey, 10 taong gulang, at Ruben, 12 anyos, sa kanilang paghahanap ng ginto. Mas maganda yun. Hila, isa'y meron. Kasama rin sa kanilang grupo ang kanilang kaibigan na si Pungay, 10 taong gulang. Pero bago raw siya nag-uumpisang magbanat ng buto, maghahanap muna raw siya ng panapin sa paa. Si Pungay kasi walang tsinelas. Nagawa ko po, isuot ko ng tapatos. Kasi po pag mainit, napapasok pa yung paa namin. Itong mga tapatos na ito, nakuha po sa basura. Wala pa ako tsinelas, di po ako nabila ni Mama. Bakit daw? Kasi wala pong pera. Alam po sa akin, pati pagpareho. Bakit? Nagagamit din naman po ito eh. Para di mapasok yung paa. Nagsimula po kami ng umaga. Tapos magtumitigil po kami alas 5. Araw-araw, sa tambak ng basura, nagkikita ang magkakaibigan. Doon na lang tayo. Yan. Dito na. Kapag may nakakitang plastic, sinusunog. Pagka nasunog na, ibibistay. Minsan kasi po, merong ginto sa loob ng plastic. Dito lang po dito. Good morning, mga bata. Good morning. Hi, ako po si Ate Victoria. Hello. Hindi sumasakit ang mata niyo sa usok? Hindi. Talaga? Eh, ang ano niyo, ang ulo, hindi rin? Hindi. Masakit? Masakit saan? Sa ilong? Hindi kayo nagkakasakit sa usok? Marami bang ginto dito? Apo. Ano karami? Marami rin po. Paano nyo nasabing marami? Hindi kasi po eh. Marami kasi po nakakuha na ng ginto rito eh. Matagal na po marami nagbibistay at nagkakasal. Pag may basura at kinakalkal at sinusunog, mala muna doon yung ginto nakuha. Swerte. Si Ruben ang halos tumatay yung leader ng grupo at nakatoka sa pagbubungkal ng lupa. Sino nagturo sa'yo na ano, may ginto sa basura, Ruben? Tatay mo? O ikaw lang nakaisip nun? Hindi po, tatay. Ah, sabi sa'yo ni tatay mo. Ano sabi sa'yo? Marami po daw dito ginto. Kapag dilaw po yung kiskis, kukuha ng aksido, ipapatak. Kapag di po nabura at di kumulo, ayun po ginto. Siyang ganito. Dito natin tapon, dito.